Magsitayo po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Handa ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sa araw na iyo'y, ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, baya ang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak. Pati muog ay winawasak hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa Poon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa Poon ibigay kaysa pamunuan
ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yung pintong pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos. Tanging matuwid ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri ikaw, O Poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako at pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay iligtas. Tubusin mo, Poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunin at hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapala ay kanyang tatanggapin. Ang Poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Magsitayo po ang lahat. Matatagpuan sa kanya tayo magdasal. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo ng panahon ng Adbiyento. At tayo po ay muling pinapaalalahanan ng katotohanan na babalik at darating muli ang Poong Jesus sa Sareno para po tayo kunin, para po tayo hatulan, lalo't tigit para tayo maibalik sa langit. Ang tanong lang, sa mga panahong ito ba,
Sa edad natin, ano ba, ano, pag karamihan naman sa atin, medyo may edad na, concern ba natin yung makapasok sa langit? Sige nga po, kasi baka huwag na tayong mag-usap dito, huwag na tayong magnilay dito kung hindi nyo naman pala concern. Yung pagpunta ba natin dito, yung pagsisimba natin, bahagi ba nun dahil gusto natin makapasok sa langit? O lagi na lang dahil mayroon kang kailangan, kaya ka nandito sa simbahang ito. Yung kailangan ng material na bagay, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng relasyon, kailangan mo maging masaya. Pero wala naman doon sa, kasi kailangan ko ang Diyos. Suriin nga po, ano ang motivation natin? Bakit marami nga sa atin, araw-araw nagsisimba eh, kahit sa online. Pero nandun ba sa hinagap no, ng ating isipan, kasi gusto ko talaga makapasok sa langit. Paano na? Sabi naman po ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, kahit magsisigaw pa tayo ng Viva Nazareno, Viva! Sabi, hindi makakapasok sa langit. Yun lang, sabi niya, no? Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ibig sabihin, no, yun lang nananatiling matapat. At ang panahon ng pandemya, sumubok ng ating katapatan sa Diyos. Sa bawat problema, no, sa mga nagkasakit, sa mga nawalan ng trabaho, kahit nga tayo eh, tayo na okay naman, tayo na hindi nakaranas pumila sa mga ayuda, tayo na hindi nakaranas na mamroblema sa kakainin bukas, lahat po tayo ay sinusubok sa panahong ito kung gaano tayo katapat sa ating pananampalataya sa Diyos. Pwede naman po kasing ibigay, no? Ilang milyon ba ang kailangan mo? Po, pwede yan. Ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Pero magiging masaya ka ba dyan? E maiiwan mo rin yan. Pwedeng bigyan ka ng lahat ng kapritsyo sa buhay. Pero hindi kasi yan yung pinaka-goal natin. Hindi po masama yan. Maganda po yan. Biyaya nga ng Diyos yan. Pero ang inihiling sa atin, yung katapatan natin sa hirap at ginhawa, yung katapatan. Importante po yan, di ba? Sa mga relasyon, yung katapatan. Kaya nga, nawa po, no, sa lalo tigit, no, lagi nating naririnig ito, di ba? Sa panahon ng kagipitan, sa Nazareno tayo kakapit. Hindi tayo kakapit sa patalim, hindi tayo kakapit sa magnanakaw, hindi tayo kakapit sa pumapatay, hindi tayo kakapit sa mga naninirampuri, mabuhay lang. Eh ngayon ba, nasan ba ang ating katapatan? Eh ang sabi, yung lang sumusunod sa kagustuhan ng aking ama, sa utos ng aking ama. Eh ano ba ang utos ng Diyos? Magmahal ka, magpatawad ka, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang maninirampuri. Dito pa lang, no, nawa, may pagkakataon pa tayo at napakarami pang panahon ang ibinibigay sa atin para suriin natin kung
talaga bang nasa Kanya tayo? Talaga bang handa natin siyang sundin? O nandoon pa rin sa sundin tayo ng Diyos sa kung ano ang gusto natin? Ngayong panahon ng Adbyento, masuri natin muli ang ating relasyon sa Diyos bago pa man siya dumating. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Ang ating itutugon, mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inhiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa monamin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap
upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabig ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong mga pwesto, huwag pong magpapalipat-lipat para maiwasan po yung pagdidikit-dikit po ninyo. Kami po ang mag-aabot ng komunyon sa inyo. Katawan ni Kristo. Amen. Kapaman isilang inibig na kita, bawat sandali ng iyong buhay ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapighatian, kailan may ka iiwan, hindi ka mag-iisa, ngunit
bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Takot, wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayo pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang iyong pamamagitan na isadyang makapangyarihan. Na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos iring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming mga kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kaming maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan.